Hello, welcome to our podcast, Mga Kwento sa Kwarto ni Kiko by Don and Ivy Sepe. So today ang ating topic ay, achiever ako noon, bakit lost ako ngayon? So, sobrang close to sa ating pamumuhay, no? Kasi na-experience din natin yan. Yes, kasi when we were in college kami ni Don, magkaklase kami, and since scholars kami ng SM Foundation, so hello sa mga SM scholars dyan, kailangan nating mag-aral kasi meron tayong mini-maintain na grade. Yes. Tama. Correct. Kasi, of course, di ba, kailangan natin yung financial support from the foundation para ma-pursue natin yung dream of getting a college degree. Kaya, kailangan namin galingan. And the byproduct of that is, naging honors. Naging honors tayo. Nag-aaral. And talagang, kumbaga, hindi namin pinagsisihan na talagang ginalingan namin sa school. We missed out on some fun things. Fun, di ba? Pero I think nagbunga naman after we graduated. Pero, yun nga, di ba? After graduation, yung expectation mo of the world outside ng school, iba pala siya. Yes, sobra. Ibang-iba yung makikita mo, may experience mo na sa school, feeling mo bidang-bida ka. Kasi pag may exam, pinopost yon yung mga top scorers. Oo, kaya Dean's Lister ka. Dean's Lister. May mga President Listers. So, diba? So, lahat ng kaklase mo, sinasabi, wow, grabe, ang galing mo, ganyan. Diba? Yung tingin ng mga teachers, mga kasama mo sa campus na you're really, really good and you're always on top of the world. Pero paglabas mo sa school, iba na pala ang usapan. Mm-mm. So, yung grades and honors mo, achievements mo nung college, hindi siya yung mga magiging pinaka basis kung gano'n ka magiging ka-successful sa buhay, yung level of your happiness. And isa sa mga na-discover ko that life is a never-ending journey of exploring yourself and yung buhay. So, paglabas, ako din eh, kung may mga nakikinig sa inyo, nanonood, na achiever ka sa school, tapos paglabas mo ng school, parang tinanong mo ba yung sarili mo, what's next? Ano na yung gagawin ko ngayon? So, syempre, iba-iba din yung mga achievements natin. For example, ako kasi academically inclined ako. So, yun yung galing ko. Yeah. Mm-hmm. Pero yung iba naman sa atin, like sports, iba sa atin, arts, iba may iba pang mga talent, music, siguro journalism, acting. Oo. Iba-iba yan, daming geniuses ng tao. Oo, 'di ba? Kaya parang minsan 'yan yung mga parang crush ng bayan, sikat ka sa school. But then somehow we had that confidence nung nasa school tayo, pero paglabas natin, iba pala, no? Ibang-iba. Yes. So ako, nakapasok ako sa isang magandang company, multinational company, and ang gagaling din ng mga kasama ko doon sa company na yun. Yan, dami pala magaling. Pag-alabas mo. So, akala ko, ang galing-galing ko na sa school. Oh my gosh, ang dami pala talagang sobrang galing na, hindi ko pa alam kung ano yung mga you alam na nila. You were not exposed to that kasi level din. Oo. No, yung ganong karami. Oo. So, nagkaroon ako ng doubt din sa sarili ko na, magaling ba talaga ako? Yan na, tama ba? Nag-start na mag-creep in yung mga worries natin. You question your abilities. So, I had that experience na nagtatrabaho ako na saan ba papunta yung buhay ko? Tama ba na nandito ako? Do I belong? So, ang ginawa ko noon is tinanggap ko whatever it is na nasa paligid ko, yun yung circumstance ko that time. And hindi naman syempre natin pwedeng alisin na bakit gano'n mas magaling sila sa akin. Eh, kasi inaral din naman nila yun. Yeah, nag-effort din. So, ngayon, since nararamdaman ko yung gano'ng unworthiness na parang may mali sa akin, parang may kulang, dun ako nag-seek ng questions. Ano ba yung dapat kong gagawin sa buhay ko? Saan ba ako papunta? Yeah. And doon ako nag-seek out ng mga taong magtuturo sa akin. Yeah. Pero initially, yung mga nagturo sa atin ay mga books. Books. Yun yung unang-una na pinulot natin. Actually, those were the times na si Ivy is doing really well sa kanyang trabaho. Malaking sweldo niya for a fresh grad. And meron siyang tanong na lagi nagpa-persist
No, hindi lang ako yung tinatanong niya, yung mga kasama niya sa apartment. Diba? Alam niyo kung ano yung tanong na yun? Friend, ano bang purpose mo sa buhay? Parang yung nagugulantang yung iba. I was also confused. Kasi I wasn't asked that nung nag-aaral ako. Diba? Ang madalas na question doon, find mo yung value ng X and Y. Kasi engineering background po kami. And a lot of other academic things. But we were not asked, what's your purpose in life? And sa buhay kasi, that's, ano yun yung, I think, mas importante. Mm-hmm. It gives you anchor sa kung anong importante sa buhay. And we, I'm actually grateful at the same time kasi I also ask, parang first time may nagtanong sa akin ng ganung tanong, 'di ba, yung girlfriend ko pa. Hindi ko na kailangan maghanap sa ano, sa ibang lugar, 'di ba? And doon kami exposed sa mga personal development type of seminars, education that I'm not sure kung gaano kalaki yung time na na-spend namin in attending those kasi yung focus lang namin nun, yung nasa IT industry. Mm-hmm. Diba? And of course, di ba, kasi ano na natin yun eh, trabaho na nating hanapin yun for, ano, for the young adults listening right now. It's a challenging question. And ang magiging challenge mo, extra challenge dito, if you become impatient in answering that question. Diba? Kasi sa school din, di ba, pag may question, kailangan may sagot agad. Pero sa buhay, paglabas mo, hindi lahat ng question, may sagot ka kagad. Or mahahanap mo kagad yung sagot. Minsan it's, test muna before the answer. Yes, sa school, baliktad din, di ba? Ano tawag dito? Yung mga sagot, makukuha mo after mo mag-fail sa mga test. Mm. And sa buhay, you have to be patient in dealing with that question. Ano bang purpose mo? And paano mo ba na-explore yung purpose na yun? Siguro, kapag ka bata kasi tayo, ang taas ng energy natin. Diba? Parang, wow, fresh out of college, ang dami kong pangarap sa buhay. Idealistic pa. Yes, na, yung mga kuya at ate natin, mga pinsan, mga tito, tita, nakikita natin yung mga buhay nila. And somehow we want to have that kind of life. But, paglabas natin ng school, paano? So, when I had that question, I began to seek knowledge by attending seminars. So, ang swerte ng generation natin ngayon kasi may YouTube na. Na wala na, well, meron naman kami noon, pero wala pa masyadong content. So, mga you content nun, mga... to get into that kind of circles. Yes. So, yung mga ganong knowledge, hindi pa ganon siya kasing accessible, unlike ngayon. Mm-hmm. So, we are very lucky and blessed to have this. But, siyempre, we have to put into action din yung mga natututunan natin. So, hindi pwedeng nakikinig lang tayo. So, going back, yun nga, nagsika ko ng knowledge, nagsika ko ng mentors, and I looked for those people na gusto ko yung pamumuhay nila. Yeah. And I began listening to these people, tinuturo, may mga tinuturo sila mga, parang mga life hacks. And then, I started applying those life hacks. Until I realized na sabi ko, parang merong mas nag-fit sa akin. That's why I decided to become an entrepreneur kasi feeling ko yun yung fit sa lifestyle ko. Although, sa mga nakikinig sa atin ngayon, hindi naman lahat same path as I chose, iba-iba. Diba? As I had chosen. Pero, somehow kapag ka nasa trabaho po kayo, employed kayo, it means that you're also entrepreneur pero you are selling your service dun sa employer mo. Correct. So, dun ko nakita na sabi ko, gusto kong maging negosyante and I also want to help build other people. Build what? Build their, ano ba? Their selves. It's more of, pumasok ako dun sa space na gusto ko rin makita nila kung ano yung gusto nila sa buhay nila. Yeah. So I want to help people. Yung vision, yes, nila. I want to help people see their purpose in life or understand their purpose in life kasi sa totoong buhay, ano kasi tayo pagka nasa school tayo, 'di ba? Laging test lang. Okay, 1 to 100. Pag nasagot mo 100, perfect ka, 'di ba? Pag ako dati sobrang grade conscious ko, pag may mali akong isa, hindi ko talaga matanggap. Kasi ako damay. Kasi inaral ko eh, dapat alam ko yung sagot dito. Pero paglabas mo ng school, wala nang sasabi ng 1 to 100. Wala. Walang ganong gauge. Yeah.
So parang paglabas mo ng totoong mundo, parang wow. The world is my oyster. Ang laki ng mundo. Lalo na if grade yung naging basis mo of your success. Mm-mm. Tapos paglabas mo sa work, sa school, nag-work ka na, walang grading eh. Wala. So malulos ka. Paano ko? Hinahanap na ng sistema mo ngayon yung grades. And it's really destructive if you are just looking for grades or approval of other people para maging happy ka or maging satisfied ka sa buhay. Mm-hmm. And going back dun sa sinabi mo na you look for mentors, kasi it's a journey. Marami siyang inattendan, marami siyang finalo. And when we discovered yung right mentors, ito importante that when you're looking for mentors, hindi lang yung lifestyle or yung result ng buhay, mm-hmm. 'di ba, yung family or kung ano man yung holistic, 'di ba? Yung hinahanap namin lagi ni Don kapag ka nagtitingin kami ng mentors. Yeah. Paano din sila sa ibang tao? Yes, successful sila sa business nila, pero paano sila sa family nila? Paano sila sa friends nila? Correct. Paano sila sa community? Yung values na pina-prioritize nila, it should be something that is in line with the values din na ikaw mismo pinapahalagahan mo. Kasi that's going to be your life. Diba? Wala nang teacher na magsasabi sa'yo na, ito dapat yung aralin mong book. Wala na, ikaw na maghahanap ng books. Kaya yung na-mention kanina ni Ivy na ang una na natutunan namin about sa buhay is from books, and it's true. Diba? Kaya itong house natin, diba? We really put a space for an office, for a library, kasi this is what we want to pass on to the next generation. Uh-huh. Diba? This is something na may reference sila. Na hindi lang siya yung academic books. Yes, importante yung academics. Importante yung yung school. But I think equally important din is the life skills na need ma-expose ang mga younger generation. Like anong life skills? Communicating to people, handling mga discouragements, adversities. Mm-hmm. Kaya may word na na-form. Hindi ko alam kung gano'ng nakatagal yung adversity quotient. Mm-hmm. Hindi na lang siya IQ. Diba, hindi na lang EQ, meron pang adversity quotient yung gano'ng kakabilis mag-bounce back from a failure. How do you handle yung mga failure, mga discouragement, yung mga setback sa buhay natin? Kasi it totally determines yung happiness and fulfillment mo sa buhay pag you know how to handle those kinds of situations. Kasi it's not a question if it will happen. It's a question of when. Diba? Hindi natin alam kung gano'ng karami, pero we have different routes sa buhay. May ganyan ang time path. And it's a discovery. And if you enjoy the ride, no, kahit na may mga failures, it's going to be fun one, no, together with the people na nakapaligid at sumusuporta sa iyo. Totoo 'yun. And my heart goes out to you, especially kung nakikinig ganitong podcast na to, tapos you feel na lost ka, pero you know that there is something within you. I believe in you. Ito yung gusto kong sabihin sa iyo ngayon pa lang. Naniniwala ako sa capability mo, kasi sa akin din, during those times na parang saan ba papunta yung buhay ko, there were just some people who believed in me. So right now, I would like to share it with you that we believe in you, kami ni Don. So alam ko you have this burning passion to make a difference in this world, to make something out of your life. And ito yung gusto kong i-share sa'yo. Yes, keep that passion. Keep that burning desire, no, whatever it is na nasa puso mo. But you also have to look at the long term, the purpose. Para saan ba itong passion na to? What will it serve the world? What will it serve you, 'di ba? Parang titingnan natin yung mga efforts natin today. Yes, excellent pa rin tayo, pero para saan ba? Kasi ako, nung nasa school ako, kasi gusto kong maging scholar. Gusto kong ma-maintain yung grades ko. Pero aminin natin sa mga achievers, di ba? May recognition kasi na part yun. Di ba? Ang sarap kasi ma-recognize, oh my gosh, I am the top of the class. 1, 2, 3, di ba? Pogi pa ng boyfriend mo. Oh.
So habang nag-record kami ng podcast na to, 16 years na pala kami ni Don together, no? So, going back, nung nag-aaral ako, syempre, ang sarap sa feeling na lagi kang nare-recognize, stop ka ng class. Pero sa labas, wala kasi magre-recognize sa atin ng ganun. So, we have to shift our mindset, adjust, na wala yung mga teachers natin na mag-grade at magsasabi na ikaw yung pinakamagaling sa klase. So, number one, you have to remind yourself of that, na magaling ka. And number two, you have to start asking yourself, para saan ba itong mga efforts na to? What will it serve me? And somehow that will serve as your purpose. Tama. And number three, surround yourself with believers. So family, friends, no? Kasi wala na yung transcript natin, wala na yung grades natin every term na matapos yung class natin, 'di ba? So, ang suggestion ko rin, set that long-term goal. Start imagining your purpose. Keep firing up that passion. And along the way, while you are focused on that vision, remember, pwedeng mag-iba-iba yung path natin sa buhay. So, sa akin, final advice for this episode na yung mga pagdadaanan, no, it's not fixed, hindi siya cast on stone. And kaya importante that you really follow the right people, no, hindi lang siya naka-base sa followers sa Instagram. You also have to check yung content, yung kanilang pinapahalagan, if it's really fit into your life. Kaya yun nga, you try things na hindi ka lalabas dun sa mga values mo. And you see, no, tingnan mo siya. Malalaman mo naman yan if you're doing the right thing, no, kapag hindi ka masyadong mentally stressed. Yeah, may times, no, if you're on a career na nakakapagod pero masaya ka, I think it's the right fit for you and it's you're reaching yung mga priorities mo, yung mga targets mo, yung mga pangarap mo. Yeah, mas importante kasi yung yung fulfillment, no, over the income for some people. Pero syempre maganda rin yung income. Naman, no. Kailangan din. Kasi syempre we also have bills to pay. Pero kailangan natin lagyan ng heart. Pero sa start. Kasi yung income, it will follow kapag gumagaling ka na sa ginagawa mo. So maybe sa start hindi ka pa ganun kalaking income in your career or business. Yeah. Di ba? Pero it should follow then habang gumagaling ka. Yeah. So you have to also look for a company that's compensating you well. It's giving you the right benefits. And it's what we found then, no? Kaya we're really happy and fulfilled with what we are doing. And yun nga, again, no, balikan ko yung sinabi ni Ivy that there's no transcript na. Final advice for this episode. No transcript ng grades, ng records. But ang pinaka magiging transcript na natin dito is the testimony ng mga taong nakakausap, nakakasalamuha natin. Uh-oh. So what are they going to say about you? Hindi na siya in numbers, 'di ba? It's more on words. And if this would be kumbaga yung last day mo, ano sasabihin nila? Doon ka pwedeng mag-grade ng tao. Galing. Ganda nun. So ako din, last advice ko para sa ating mga achievers, no? Yung mga parents natin, yung mga lolo natin, wala silang social media. So, wala silang kamalay-malay sa mga nangyayari sa mga taong nasa paligid nila. But right now, pag open natin ang social media, may achievement si ganito. May nakuha si ganito. May bagong kotse si ganito. May, di ba? Move in sa bagong bahay. Yes. So, ang daling, sabihin natin, ang daling maingit. Ang daling i-compare ng results natin sa results ng ibang tao. But this is what I want to tell you. It just shows na kaya tayo somehow parang naiinggit. Actually, we also want that for ourselves. Tama? So ngayon, ilagay mo siya sa pangarap mo, sa dream list mo. Gusto ko rin magkaroon ng mga bagay na meron sila. But we have to shift that mindset na instead na parang it will rot us, di ba? Yung inggit na yon. Mm-hmm. Why not convert it into inspiration? Alam ko hindi siya madali. But we have to teach our brain na, wow, inspired ako, congratulations. Ha? Natutuwa ako kasi yan din yung gusto ko.
inspire yourself na aabot din ako dyan. So if you will just write down our dreams, put it in our dream list, no, next time mapupunta rin, magkakaroon din ako na to, pwede rin akong mapunta sa ganitong estado ng buhay. And be happy for these people kasi yun yung timing nila. Yun yung paniniwala ko eh. As long as ang goal natin is everyday mag-i-improve tayo, 1% everyday, we become the masters of our craft. Sabi nga ni Malcolm Gladwell, 10,000 hours. Who knows, di ba? Baka yung mga tao na ina-idolize natin, yung nai-inspire tayo, they've already achieved their 10,000 hours and tayo nagsisimula pa lang tayo. So be happy with where you are. Be content with where you are. And ang goal natin is mag-improve tayo everyday na hindi natin namamalayan yung nakalista dun sa dream list natin. Hala! Nandiyan na sa buhay natin. So we are excited for you to take on this new journey, yes. No, na you are worthy. Importante ka rin. Meron kang papupuntahan at patutunguhan sa buhay. Tama? Okay, yes. So this is Don and Ivy Sepe. And this is another episode sa mga kwento sa Pampas.